So good afternoon, class. This is our course na feedback control system. And this afternoon, we are going to take up a new topic which is called non-linearities and linearization. No, so part pa rin ng mathematical modeling. We kind of get ahead of ourselves last time. No, kasi na-discuss ko na yung first order tsaka second order ng time domain. Balikan lang natin sandali to, mabilis lang naman, no? Kasi kailangan mahalagang topic din to sa modeling, no? So ano ba yung tinatawag na linearities tsaka non-linearities at linearization? So ganito 'yan, ang linearities from the word linear, 'di ba sinabi ko nga no, merong mga model na linear which is from the straight line equation or model. Now we have to understand that and how is the system becoming linear? Now papa, what makes a linear function? What makes a linear system? So merong mga criteria na ating pag-uusapan and then sa mundo naman karaniwan ay ang mga function ay non-linear, right? Pag sinabing non-linear, hindi ito nagbe-behave sa linear na mga straight line, no? Na merong value yung x, tsaka merong value yung y. Hindi ganyan. It's more of curve, no? So may mga curve, may mga ganyan, may kung ano-anong curve. So ito ay non-linear system, no? So yung mga properties natin, mga variables like yung temperature, pressure, flow, no? Mga vibration, no? Mga non-linear yan, no? Kasi may mga wave dyan, may mga inequality between the values of x which is input and independent as against the value ng y which is dependent o dumidepende or yung output natin, no? So pag yun ang pag-uusapan natin sa panahon na to, mabilis lang naman. Pag sinabing linearities, may dalawang property na dapat kang ma-satisfy, no? Ang isa ay superposition at ang isa ay homogeneity. No, anong mga ibig sabihin ng dalawa na 'yan kasi ito ay galing sa libro, no? Una, pag sinabing superposition, sabi dito, it means that the output response of a system to the sum of inputs is the sum of the responses to the individual inputs. Halimbawa, meron kang R, 'di ba, reference input, kailangan mag-yield yon ng output na C1. No? Yung T is just a factor of time, no? As a time domain. And then input of R2, dapat ang output nun ay C2, no? Controlled output. So kung ganun ang ating premise, then an input of R1 plus R2 yields an output of C1 plus C2. No? So ibig sabihin, ganito lang yan. Meron ka daw reference input na 1, di ba? Ang resulta nito ay C1, di ba? Meron ka namang another reference input na R2, ang resulta nito ay C2. Ngayon, pag inad mo to, di ba? Pag inad mo tong element na dito, dapat ang suma ng output niya ay ang summation din nung dalawa. No? So, ang mangyari dyan, yung input 1 plus input 2, dapat output 1 plus output 2. No? So yun yung sinasabi na superposition, no? Superposition. Tama naman, 'di ba? Pag pinag-add mo yung dalawang output input, dapat yung mga output na makuha mo para galing sa kanila dapat summation din, no? Para maging makuha mo yung total output, no? So ngayon, if an input of saan ba tayo? Yung isa naman ay homogeneity. Ano ba yung homogeneity? It describes the response of a system to a multiplication of the input by a scalar. No, di ba dalawa yung classification ng mathematical expression ng mga properties, scalar or scalar tsaka vector. So, ibig sabihin nito, pag minultiply mo yung isa, no, kasi scalar is like a number only, no? You can expand, you can increase or you can decrease by multiplying a certain number, no, into a scale, no, pwedeng equal kung isa lang multiply by 1
pareho lang 'yon, 'di ba? Pag multiply mo yung isang property or value sa 1, wala namang mababago. Na pero pag nilakihan mo more than 1, lalaki. Pag decimal naman or fractional less than 1, liliit, no? So in a linear system, the property of homogeneity is demonstrated if for an input of R1 yields an output of C1 and an input of R1 yields AR1, no, pinang multiply yung A, yields an output of AC1, no, kasi yung scalar value ay A. That is multiplication of input by scalar yields a response that is multiplied by the same scalar. So, ibig sabihin, pag minultiply, eto to, pag nag-multiply ka ng some value, eto, halimbawa, ayan. Oh. Pag naging continuous yan, pare-pareho lang. Now, di ba, halimbawa, f is a function of, di ba, yan, 1/2 x, no? So, yung mga x mo, halimbawa, may ranges na 1, 2, 3, 4, 5. No? I-multiply mo yan sa 1, no? So, makakuha ka ng value ng y na proportional, no? So, etong 1/2 na to ay yung tinatawag na fractional. Pwede rin namang twice, no? Halimbawa, the function of x, no, is, sabihin mo, is twice, no? Twice x. Pag kinuha mo yung value ng y, no? Pag kinuha mo yung value ng y, halimbawa, y equals 2x, no? Sa lahat ng values ng x, no? Multiplied by 2, so 1, 2, 3, 4, 5, makakakuha ka ng linear, no? So in that case, ang dalawang criteria ay na-satisfy mo. Superposition, tsaka homogeneity. Ngayon, ang sinasabi natin, eto yan. Pag nag-multiply ka dito, meron kang makukuha doon. Na-multiply ka dyan, may makukuha dito. Yan. Diba? So yung isa ay, pag nag-add ka, ba, reference input, R. Nag-add ka ng isa pang input, ito yung value nito ay C1, so ito namang value nito ay C2, so i-add mo lang din, no? Ito naman, halimbawa, may value ka ng y equals 3x, no? No? So, halimbawa, 1, 2, 3, no? So, ito, no? So, makakuha ka ng y output galing dito sa function na yon. Kasi nag-multiply ka ng scale, no? Scalar value, di ba? So, yun yung ginagamit natin, yan yung mga criteria ng isang linear. Ano naman yung non-linear? Yung linear by graphical and by observation, kita mo na agad na ito ay, hindi siya linear kasi curve, di ba? Curvilinear to, curve, no? May curve siya or curvilinear. Ang line niya is curve, so hindi siya purong line. Anong conics to? Ano yan? Pwede mong sabihin na ano? Diba yung mga conics ay ano? Diba pag nag-ano ka, may ellipse, may parabola, may hyperbola, diba? Ano yan? So yung mga yan, yung mga non-linear yan. Ano to? Opening upward and opening downward. Anong pinakamalapit na curve dyan? Curve? Half lang? Ganito, yan. Ano yan? Tsaka ganun. Ang tag dyan? Parabola po, sir. Parabola, no? Or sabi mong parabolic, no? Kasi describing, no? It's an adjective describing this, no? Parabolic, no? Kasi pag pin-reject mo yung symmetry niyan, oh, yan, di ba? Going downward. Negative yung ano niya. Dapat maging negative equation niya, no? Kung going upward, yan niya yung positive. No? So, pero ang point natin, this is non-linear. Okay? So ngayon, paano ba mag-identify ng mga linear ng mga non-linear, no? So eto, may mga non-linear dito. Halimbawa, yung eto sa aircraft engineering ko kinuha to, no? Pero yung pinaka-simple lang, etong ano ba to? Saturation, may threshold. Na ito yung threshold, di ba? Napag-usapan natin to, yung 0.707 na volts. Halimbawa, yung LED, di ba? Yung light emitting diode mo, pag nag-supply ka ng 0, of course, wala ka makukuha dyan. Pero kahit mag-supply ka ng 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, wala kang makuha. So, ang tawag dito ay yung dead band, no? So, yun yung mga activity na kahit meron kang ilalagay na input, wala kang makuha ang output. Tinan mo yung output mo, 0 pa rin, no?
Pero mag-start lang siya pag 0.07, which is the starting point na mag-activate yung mga lights, no, ng emitting diode, no. So pag nag-input ka na diyan, yan, no, mag-input ka diyan, meron na, no. So ang tawag dito ay threshold, no, kaya threshold value nag-start. So meron lang point na pag-uumpisahan ang isang system para mag-activate, no, ang tawag doon ay threshold. At yung iba, ang tawag doon ay yung hindi niya na hindi siya nag-activate, ang tawag doon ay dead band, no, dead band, no, kaya may dead band eliminator, no. So ito rin, no, katulad rin ganito yan, di ba, hindi siya nag, wala siyang ano activity, tas ganyan yan. Ito rin naman, no, sa kabila wala yan, no, nag-i-input ka ng negative, wala, pero dito meron na siya yan, no. So maraming mga klase ng linear, non-linearization, no. So halimbawa yung saturation, threshold, preload, no, sa rectifier, then no, contactor, detent, no, so marami yan, multiplication, non-linear function, and hysteresis, no. Ibig sabihin, pag sinukat mo, kumisan papataas, pag inano mo naman, bumababa, no. So ang tawag doon ay hysteresis, no, may mechanical din na hysteresis, no, eto yan. So yung mga yan ay non-linear, no. Ngayon, bakit natin kailangan na mag-linearize? So yun ang mahalagang tanong, no? Kasi maraming non-linear system, and we have to linearize para maging establish ang ating reference, no? Linearize. Bakit? Kasi ang mathematical foundations karamihan at yung mga established, no, na mga system ay nakabase sa linear na relation. Yan, no? So, ang mangyari sa iyo, yung linear, non-linear, ililinearize mo, no? Para mas kapanipaniwala o mas may data integrity, no? Mas may basihan ka, no? So, yun ang mahalaga. Ngayon, totoo ba? Kaya ba talaga na yung non-linear, alam ba, ito non-linear, pwede mong ilinearize? Diba, may function dyan, no? Y equals x squared. O, di ba, non-linear yan kasi second degree, which is quadratic, no? Quadratic polynomial. Kaya ba na ito ay merong equivalent, no? Alam mo ba yung equivalent nito sa linear? Kasi non-linear yan, di ba? Bibigyan ka, no? Para maliwanag na, ano ko na itong example. O, yan. Halimbawa, meron kang non-linear na ito, di ba? Kasi kitang-kita mo na non-linear, di ba? May second order, no? Or second degree na ano, exponent sa isang polynomial equation, no? Ngayon, ang tanong kasi, itong non-linear na to, paano mo siya ililinearize? No, yan ang diretsyon tanong, di ba? So, ang unang gagawin mo ay ipaplot mo yan, halimbawa, and then, hahanapin mo ang tinatawag na operating point, no? Ano yung operating point, no? Yun yung point na pipili ka ng isang point which is nandun sa non-linear graph, pipili ka dyan, no? Kasi bibigyan ka ng range, eh, no? So normally, bibigyan ka ng range ng point, no? Operating point, at papakuha sa'yo kung ano yung equivalent nito sa non-linear, no? Ganun lang yon. Ngayon, tinan mo dito. Ang point daw na to, in terms of x and y, no, sa Cartesian coordinate, no, it's between 2, no, of course 2 is less than x, no, and 4, no, so x, 4, no, eto daw 2 ay less than dito sa x or equal, and then yung x, yung nasa gitna niya, is less than 4, no, so by the law of averages, by rule of average, sa isang tingin lang, at the blink of an eye, ano ang pinaka magandang value between 2 and 4? Sa palagay mo? Sa normal ba? Nagbibilang ka 1, 2, 4 o ano yung value between 2 and 4? 3 po. 3. Di ba 3? Pero pwede ba na 2.5? Pwede. Pwede po ba? Pwede po, sir. Pwedeng 2.1? Pwede. Pwedeng 3.9? Pwede lahat yan. Basta between 2 and 4. Kaya lang,
since na, 'di ba, parang mas madali na na kunin mo yung ano yung tinatawag na median, 'di ba? The center part is 3. Parang mas masarap na kunin to na at mas madali, mas convenient, no, na kunin mo yung sentro, which is 3, 'di ba? Pero pag kinuha ko ay 2.5, okay lang naman. O 3.5, okay lang din, no? Pag 3.9, okay lang. Anywhere between 2 and 4 kasi yun yung binibigay na domain, no, na yung yan, 'di ba? Ang importante lang, huwag kang bababa or tataas. Basta within the range ka lang. Ngayon, binigyan ka na naman sa y na 10 to 12. No? 10 to 12. No? Mas masarap, mas maganda yung pakiramdam na, di ba, kasi ito yung y. Ano? No? Kunin mo 11, di ba? Pwede bang 10? Pwede. Kasi ito naman, equals or less than, di ba? Yung y is equal to or less than. Ito, pag in-interpret mo to, y is equal or less than. So, yung y, ay, ito, ibig sabihin yung 10, no? 10 should be equal or less than y. Halimbawa, ang y mo ay 11, o, basta within the range na between 10 to 12, pwede kang 10, pwede kang 12, pwede kang 11, pwede kang 10.5, 10.9, no? So, for convenience, and for customary practice, pwede natin kunin yung in-between, no? Ang in-between dyan ay, anong tag doon? Anong kinuha natin? Ay 3, no? Ang kinuha natin ay 3. Tinan mo to. Diba? So, yung operating point natin, kinuha natin ay 3 tsaka 11, which is between 2 and 4 tsaka 10 to 12, no? So, yun yung isang mga sample, isa sa sample. So ngayon, may isa pang sample dito. Yan, no? Oh, may mga ano dito na pwede mong pagbasihan na ito, no? So ano ba 'to? Malabo. A2x, 0.2x cube, no? Pero bibigyan ka naman ng value ng x, so, ano gagamitin mong operating point, oh? Kasi x lang naman 'yan, so 2. 'Di ba? Binigay na 'yung value agad ng ano mo na gagamitin, no? So, ngayon, paano ba yan? Bago ka pumunta dyan, meron tayong technique, mathematical technique na dapat sundin, no? At yun ang ipapakilala natin sa ngayon, no? Yung technique or yung mga procedure para ma-linearize ang isang function. Unang-una, dapat mong malaman na kung paano magbasa ng non-linear. Halimbawa, eto, pag tinanong kita, XY, ito ba ay non-linear? O hindi. Non-linear ba yan? Linear po. Linear. Po. Bakit linear na? So, z is xy. Ibig sabihin, pag nag-aral ka ng mga, di ba pa nag-aral ka ng differential calculus, ipapaalala sa iyo yung mga non-linear, no? So, eto, non-linear yan, di ba? Non-linear na yan kasi magkaiba na silang variable, eh. No? Oh, pag hindi, pag ayaw maniwala, ayan, kasi sabi ng libro, ayan, no? Linearize the non-linear. O, eh, non-linear na pala. Eh. No. Pero sa differential equation, yung mga ganyan is non-linear na talaga. Ngayon, nasan pa iba? O, yan, no? 0.2x cube. Ano pa ba yung sample natin? Okay, eto, no? Kita mo na, non-linear yan. X squared, no? O, eto. Linear ba to? Or non-linear? Siyempre, may ano yan, no? May x squared, di ba? Tsaka y squared. So, non-linear din yan. Ngayon, ano yung mga paraan para ma-linearize natin sila, no? Kasi mabilis lang yung oras, no? Write the non-linear differential equation. O, hindi na naman kayo makakatakas, no? Balik na tayo sa mga bula-bulate, tsaka mga dt, no? Kasi differential equation na naman, no? Ibig sabihin ng differential equation, meron kang integral, tsaka may derivatives, di ba? Ganyan lang yan. O, dapat lagi mong inaalam yan, no? Then, you select the equilibrium solution, meaning dun ka sa operating point na binigay. Isa lang na punto ang kukunin mo, no? Mahirap yung marami. Then, ililinearize mo yung non-linear differential equation at meron kang gagamitin dito na technique, no? Hindi lang basta kala mo non-linear, eh. Meron kang simpleng gaginti, no? Meron tawag na isang mathematical function, no, Taylor series, di ba? So kung naalala niyo yung math niyo na Taylor series, kung hindi, ay take upin na rin natin.
Then, ito na naman, no, yung inaral natin nung una, si Pierre Simon Laplace, no, lagi tayong minumulto nito eh. So, Laplace, aaralin na, i-apply mo na naman yan. Then, you get the transfer function, no? So, transfer function G, no? Equals TF equals output over input, no? So, pag kinuha mo yung Laplace ng output over input, yun yung transfer function. Okay? So, ano ba itong Taylor series, no? Balikan natin to. Ang Taylor series, no, sa maraming, kasi pag nag-aaral ka ng libro, pag talagang, ano, tatagal, no? Pag wala nagpapaliwanag, kasi yan ang bibigay sa inyo ng libro. O, bahala ka dyan sa pag-execute, no? Pero pasimplihin natin to, dahil galing to kay Ugata, yung isang textbook natin. So, halimbawa daw, meron kang y is a function of x at napatunayan mo na non-linear yan. Ang gagawin mo ay, eto, kukunin mo yung derivative ng function, no? Derivative ng function with respect to its yung variable na dinidifferentiate mo, no? In this case x, so yung x minus bar x, so ibig sabihin nasa x side ka, no? X bar x, ito yung operating point mo, operating point, right? Ngayon pwede mo siyang expand, no? X minus x bar squared and so on and so forth. Now, sa madaling salita, pag na-execute mo yan, yung kung sa dalawang value na yan, no, yung y, which is the dependent variable, equals y bar, ba, ito y bar, no, yung y bar, equals k, x minus x bar. So, ito. Meron kang nakikitang k, so makikita natin kung ano yung value ng k mamaya, and then, kukunin din natin yung x bar, tsaka y bar. No. Unang-una, kaya may mga bar dyan, yung tinatawag na operating point, doon ka kasi nagbabase kung, di ba, yun yung point, kaisa-isang point sa curve na gusto mong ilinearize, no? Parang tangent, eh, di ba? So, when you touch a curve at one and only one point, that's gonna be a tangent. And eto, tsaka tong curve na to, ay pareho yung value at a certain point. Yun nga, eto yung operating point. So, ibig sabihin, etong curve na to, tsaka tong linear line na to, ay pareho in a sense na pareho silang value sa iisang point, no? Dito lang. Yan. Sa iba, solvein mo uli, no? So, ibig sabihin, ang equation na to, no, para magamit mo itong k, ito yung k, no? Ano ba yung k? Ididerive mo yung function, no? Halimbawa, ng k with respect to x. Halimbawa, d over dx of the f, no? So, i-evaluate mo yung x. Halimbawa, x equals negative x. Ganon din naman yung y. No? Yung y. Ganon din naman yari, no? So, halimbawa, yung k d over dx of function. Alam mo, bawa, yung function. Ito, sa y naman, no? So, ang mangyari dito sa function na to, sa y ka naman nakatutok, no? So, sa sinasabi ko, sa iba ang pinag-uusapan ay k, sa iba naman ay a tsaka b. Dalawa kasi yan, eh, no? Kung dalawa, a tsaka b. Or sa iba naman, k, k1, k2. No? So, yun ang pinag-uusapan. Ngayon, pag tinuloy mo to based on this notation, no, pupunta ka dun sa general equation na y minus y bar, then k minus x bar, no? So kasi susundan mo yung equation ng ganito, eh, no? Meron siyang format na you have to deduct yung point, no? Kumbaga, ima-minus mo dun sa original, no? This is the operating point, tsaka this is the original point, right? So hanggang hanggang ma-expand mo, kaya nga Taylor expansion series. So, ang mangyari dyan, no, ito yung kanina pinaliwanag ko, no? So, sa K, no? Either K1 or K2 or A tsaka B. So, ano yun? Yun yung mga ilalagay mo lang dito na parang pang-multiply ng coefficient. Di ba? K1, K2 or sa iba is A or B. So, if you're dealing with K1, most probably you're dealing with X. So, X minus X1 bar. And then, if you're dealing with K2, no, pwedeng pangalawang x yun or pwedeng y, no? So eto yon, ang gagawin mo, kukunin mo yung partial derivative, no? So we're not talking of ordinary derivative lang dito, but we are trying to connect yung partial. Pag sinabing partial, specific to a certain variable na na dinidrive mo, no? Bawa eto to x1, so lalagay mo diyan, then to x2, etong lalagay mo diyan, no? Sa iba naman y, no, with respect to y at with respect to x. So punta na tayo sa isang
example, no, halimbawa, ito. Linearize the nonlinear equation z, no? So z ang function x squared plus 8xy plus 3y squared. So ito nga yung pinag-usapan natin kanina, papapiliin ka between this range and this range. So merong 2, no, and x, tapos x is less than or equal to 4, no, pwedeng 4 siya, pwedeng less than. So by the law of averages, no, ni Immanuel Kant, no, pwede na tayong, it's always safe na kunin mo yung median, no? So ito yung 3, let me use the 3 and let me use this ano 10 to 11 to 12, so 11, no? So ang pinili natin ay ito, no? So x bar, kasi x bar yung term niyan, tsaka yung y bar. So yan yung ating OP. Ano yung OP? Operating point. Ibig sabihin, naniniwala tayo na sa punto na ito, dali at yung pinili natin, yung curve at yung punto na to ay pareho lang ang value. So papatunayan natin mamaya yan, no? Sasabi dito, we were able to choose, no? Because we have to choose, no? Ng mga range of values. Wala namang problema kung 2 and 10, 4 and 12, 13 and 11, or in between, no? So ngayon, ano ang gagawin natin? Unang natin gagawin ay we have to substitute the values in terms of the chosen operating point, no? So ito, halimbawa, yung z, no, yung z, gagawin mong z bar, di ba, equals x squared, di ba? So ito ay x squared, gagawin mo x bar squared, plus 8xy, so bar xy na yan, then 3y bar squared, no? So ano ba yan, plus, no? Yan. So ibig sabihin, pag nag-operate ka sa operating point, dapat naka-bar din yan kasi nasa operating point ka, no? Ngayon, you can easily substitute yung values doon sa mga pinili mo na ano, di ba? Na pinili mo na values, di ba? 3 ang pinili natin doon. So 3 squared, tapos ito 3 tsaka ano pa? Ang pinili natin ay 3 tsaka 11. So 11. 11. Tapos ito 3y squared. Ano yung y natin? 11, di ba? 11 tapos zero. Squared. So ang makukuha natin diyan z bar. No, kasi gagamitin natin mamaya dahil ito yun, no, di ba? Yung overall or function niya ay z bar. So dito makakuha ka na ng value na z var, which is 636, no? So ibig sabihin, pag inoperate mo siya sa operating point niya, ang z mo ay merong value na z var, no? Kasi ang operating point mo ay 3 at 11, no? Sa 3 at 11 makakuha ka ng z var, which is 636. Maliwanag yan, ha? 636. So dito na tayo. Ngayon, no, sabi dito, we shall obtain a linearized equation for the nonlinear equations near that point, no, around that point or approximate that point. Kasi this is a, hindi natin sinasabi na eksakto, but we are saying na pinakamalapit o mas malapit kasi we are modeling, no? Kasi pag nilinearize mo, siyempre may mga error yan, no? Yun ang assumption diyan, no? So ang pinili natin na point ay eto, no, x bar is 3 and y bar is 11. Expanding the nonlinear equation into a Taylor series about point x equals x bar, di ba? Ito yung pinili natin. At kung y naman ang pinag-uusapan, y bar. The neglect and neglecting the higher orders. Now, if you are dealing with calculus, yung mga higher order, nineneglect natin yun. Diba? May nakuha ka ng mga x cubed, x to the fourth, yung mga matataas ang order na pwede mo nang isang tabi yun. No? Doon lang tayo hanggang sa mga squared, no? And so on. Yun. Eto, tingnan natin, no? Ang equation natin, ito, magiging ganito, no? Kasi nga, sa operating point, no? Z, di ba yung original na Z, minus Z bar equals K1 X minus X bar plus K2, ano yun? Y minus Y bar. Bakit napunta yan dyan sa ganyan? Di ba yun yung sinabi ko sa inyo na equation kanina? It's either A or B, yung coefficient, or yung tinatawag na K1 tsaka K2. Ito na mo. Ano? So K1 tsaka K2. Sa iba naman kasi A tsaka B. So anong ginagawa ng K1 tsaka K2? Ito naman, partial derivative of x of the function, yung function na nabuo mo with respect to x at partial derivative of that function with respect to y, no? At operating conditions ito, no? X equal x bar, y equals y bar, which is yun nga, yung kinuha mo dito sa pagitan na yan, no? So, ayan yun. Yun ang i-evaluate natin, no? So, balik tayo doon.
sa ating sample, no? Ito ba yung pinag-usapan natin, no? Ito, sample number 4. Yan. So anong gagawin natin? Kailangan natin munang makuha yung k, 'di ba? Yung k kasi yun yung kailangan natin sa equation, eh. Anong equation ito? 'Di ba? So dapat magkaroon ka ng value ng k1 tsaka k2. Ngayon, paano po iyon in-execute? You have to get that the partial derivative of the function with respect to x, no? So alam mo na yung partial derivative, sa x mo lang siya i-differentiate and all the rest are constant, no? So tingnan natin 'to. Paano nakuha ang value na ito, no? 2x bar tsaka 8y bar, no? So kukunin mo, k1 is the partial derivative of the function with respect to x, no? Evaluated as at x equals x bar and y equals y bar, which is ano ba yung x bar natin? 3, no? Tsaka 11. Ito na pala. Yan, no? So, ito yung notation. Ito naman yung 3 tsaka 11 kasi in between, no? So, ngayon, tingnan natin kung saan nakuha to. Ngayon, saan nakuha tong 2x bar tsaka 8y bar, no? So, tingnan mo yung function natin. Ano ba yung function natin? Ito. So, ito yung z natin, no? Ito yung ating dinidifferentiate. Paki-differentiate mo ngayon with respect to x. Kaya mo ba? D over dx of this function. So, ay yung function niya. Ayan, di ba? Oh. Ano ang derivative 2x. ng 2x? Ay, 2x. X squared. 2x, sir. 2x. Tama ba? 2x. Di ba? Kasi ito, 2 minus 1. Di ba? 2 minus 1. Yes, di ba? N minus 1. Ito naman, sa ano, no? Ilalapag mo yata yun, di ba? 2 minus 1. So, 1 din yan, di ba? So, 2x lang. Ngayon, pag pumunta ka dito, what is the derivative of 8xy with respect to x? Ito na, sir. Ha? Ano? Eh, no? D over dx, no? So, ito yung function, 8xy. Ano sagot? Ano, nakalimutan na kasi, pifir na kayo, eh. Mga project na iniintindi nyo, hindi nyo na masyado maano yung math, no? Ano? Eh, di ba ang matitira lang dyan ay 8y, di ba? So, maka-cancel yung x kasi yun ang dinidifferentiate mo, eh, no? Tama ba tayo? Saan na ba tayo? 2x, eh, no? Nakita ba? Apo, sir. 2x tsaka 8y. 2x tsaka 8y. Kasi x nga yan, di ba? So, yung x dito, eto. Saan ba yun? Eto, di ba? So, yung dx, no, yung x tsaka dx, mawala yan. No? Kasi, with respect to dx, eh. So, mama-minus yan, di ba? Minus 1. So, cancel yan, no? Ngayon, what is the derivative of d over dx ng function? Kasi, di ba, i-distribute mo yan, eh. 3y squared. Ano? Di ba ang 6y. Bakit naman naging y na? Eh, x2 eh. Wala na, sir. Wala na, zero. Kasi constant yan. Respect to x, di ba, sir? With respect to x, constant to. Kasi wala namang business. Walang pakialam sa isa't isa yan, di ba? Yung 3y squared has no business whatsoever sa x. Bakit? Kasi constant to. Di ba? Kasi malayo siya. Di ba, x lang ang pinag-uusapan. Eh, eto 3 is constant. Y is different domain. So, constant yan. The derivative of a constant is what? Zero. Zero. Diba? So, zero to. Diba? So, wala kang magagawa. Wala kang ano dyan, mapupulo. So, ito kunin mo, 2x, tapos itong x mawala, o oh, 8y. So, 2x plus 8y, kaya po, may nagkaroon ng 2x, 8y dyan. Na maliwanag ba? Maliwanag ba to class? Apo, sir. Oh, maliwanag to. Punta na tayo. So ngayon, ang gagawin mo dyan, hindi pa tayo tapos, i-evaluate mo yan based on the operating point. Anong operating point natin? 3 tsaka 11. So isa-substitute mo lang. 2 times 3, kasi yun ang x bar, tsaka 8 times y bar, which is 11. So 2 times 3, ilan? 6. 6, sir. Tsaka 88. 8 times 11, 88. Tama ba? Tama o hindi? So, i-add mo yung 88 plus 6, o oh, ilan?
94, sir. 94, oh. Tapos na tayo dyan, ha? Kasi ang bilis lang ng oras. Ngayon, punta naman tayo dun sa, ano, sa pangalawa, dun sa Y, no? Kasi nakuha natin yung K1 yun, eh, no? So, ibig sabihin, ang K1 ay, ano, eto, no? Yung K1 ay 94. Liwanag ba? Kasi K1 yun, ha? In-evaluate natin. So, punta tayo sa K2, partial derivative of that function with respect to y. So, ang titingnan natin ngayon ay puro y lang. Doon lang tayo may pakialam. Right? So, dito na tayo. No? Binura ko lang kasi para hindi masakit sa mata. Ngayon, sa y naman tayo at let me pull out another color. No, ngayon, ang papakialaman mo lang ay may cognayan sa y, no? In terms of the function, the original function. No? So, ano ba yung original function natin? Ang original function natin ay eto. Let me copy. Z equals x squared plus 8xy plus 3y squared. So, dito ko lang lalagay. No? Z equals, ano yun? X squared plus 8xy plus 3y squared. Tama ba? X squared, yes, plus, sir. 8xy. So, pakitulungan lang ako. No? Kung matanda na ako, makakalimutin na ako, eh. X squared. Ganun. Kalimutan mo yung cellphone or wallet. No? 8xy plus 3y squared. So, tinan mo to. Tingnan nyo to, no? 8xy, nilakihan ko na, no? Plus 3y squared. Ngayon daw, ang pinapagawa naman sa atin para makuha natin yung K2 or A or B, no? Kasi AB or K1, K2 ang ginagamit, eh. Para makuha mo ang K2, base dun sa equation na eto, pinag-uusapan, di ba? Ayan. Yung sa original equation natin. Ayan, di ba? Eto. So, K1, tapos na tayo dyan. K2, i-differentiate mo ito. Kukunin mo yung partial derivative nito with respect to that variable na pinag-uusapan. No? In question is y. No? So, ang pakialam mo dyan, y. No? So, kunin mo yung derivative nito with respect to y. No? So, yan, no? Partial. Dou function over dou y. No? So, y. No? So, ngayon, eto. Tingnan natin to. Pag dinerivative ko to in terms of with respect to y, anong mapapala ko? Wala na po, sir. Wala, di ba? D over dy, wala, malayo naman yan. No? Kasi eto y, eto x, di wala. The derivative of constant is zero. No? Constant siya with respect to y kasi wala namang y dito na nakikita mo, di ba? So zero yan. No? Kalimutan mo na yan, wala na yan. No? Eto. Ano ang derivative nito with respect to y? Anong matitira? Maka-cancel yung y. Ano matitira? 8x, sir. 8x. O, di ba 8x? Ayan, o. 8x. Ito naman. Paki-derive mo nga to. Paano ba to? Bababa yun doon. So, ilan? 2 times 3? 6y, sir. 6. Yung y, 2 minus 1. Di ba? Kasi n yan, di ba? N minus 1. So, ang matitira dyan is 6y. So, 6y, tinan mo. Yun. Di ba? So, meron na tayong 6y tsaka 8x. Eh, yung x natin is nasa operating point. Ang x natin, sabi dito ay, eto, x equals 3, no? Yung x bar equals 3, yung operating point, at 11. Oh, so, 8 times 3, ilan? 24. Plus 6 times 11. 66, di ba? Eh, no? 24 plus 66 equals 90. Di ba meron ka ng value na K2? Di ba? So, ito yung K2 mo, ito yung K1. So, parang ito rin yung A, ito rin yung B. No? Doon sa pinag-uusapan natin na equation anong expansion natin? Si Taylor, di ba? So, yun ang pinag-uusapan natin na ano, either K or A tsaka B. No? So, yun yung configuration. So, susunod natin dyan, ito ba yung inaano natin? Saan na ba tayo? Yan. So, ang susunod natin dyan na, ano, ay, ito, ano nang verba yung pinag-usapan natin? Ilito na ako. Ito ba? Ito, no? Number 4, no? So, ang susunod na pag-usap, ang susunod nyan, dahil mapatapos na tayo, ang gagawin mo dyan ay, yung isa-substitute mo lang, di ba, meron tayong equation kanina na, ano, z minus z ba? Ito, you go back to the original equation because nakita mo na yung z-bar. Di ba na-compute na natin yung z-bar? Ano yung z-bar? Eh, no? Z-bar equals 636, di ba? Nung hindi pa tayo nagde-derive. Binigay lang na, sinubstitute lang natin yung operating point.
So, yun ang ilalagay natin. So, z bar is 636. So, ayun o. Z minus z bar is 636. Ito yon. K1, ano yung K1 mo? Ano yung nakuha mong K1? 94, sir. 94. So, ilagay mo dyan. No? Tapos, x minus 3. Bakit? X minus x bar. Diba? X bar is 3. So, x minus 3. Yes, so, yun yun. Diba? Tama? Ngayon, plus K2. Yes, diba? Na-compute mo na yung K2? Ano yung K2? Ayan, oh. Diba? 90. Sir. Diba? So, K2 is 90. Ayan yun. Then, y minus y bar. Ano yung y? Diba? Yun nga yung variable. Tapos, y bar is yung 11. Diba? Ayan, 11. So, eto yun. Pag minanipulate mo yan, eto nga. No? Z equals 94x plus 90y minus 636. Ano ibig sabihin yan? Ito yung linear, no? Ito yung linear equivalent, no? Linear equation equivalent ng ano? Nitong non-linear na to. Nasaan yung non-linear natin? Ito. Yan. Nagets ba? So, yung ito, z squared x 8xy plus 3y squared. So, yan, no? Shift na siya. Kung kaya... Yan, z equals x squared. No? Pakitulungan lang ako. X squared plus ano to? 8xy, sir. 8xy, no? So, 8xy plus? 3y squared, sir. 3y squared, no? So, eto, ganito class, para madali lang ang usapan natin, pare-pare lang tayong Tagalog dito, o marunong mag-Tagalog. Ang non-linear na ito, no? Itong non-linear na equation, ay nilinearize mo sa operating point na ano, x bar equals 3 at y bar equals 11, no? Ito. At operating point na y bar 11, ito ang magiging linear equation. So, ibig sabihin, etong non-linear na to at linear equation na to ay pareho lang at that point. Anong point? 3 at 11 or x equals 3 at y 11. Paano ko napatunayan? O gumamit ako ng Excel, gumamit ako ng Minitab. Ayan, o, gumamit ako ng Minitab, scatter plot, no, 3 dimension ko at gumamit rin ako ng Excel, no? Pag gumamit ka ng Excel, ayan. 'Di ba? Ito yung equation natin. Ito ba equation natin, no? X squared plus 8xy plus 3y squared. No, tingnan mo. Pag pumunta ka doon sa ano, sa 3 at 11, no? Ayan, no? Sa 3 tsaka 11 ay 636, no? Saan yun? Yung 3, hindi lang naipakita, no? Kasi naka-planar tayo, naka-2-dimension, no? So, somewhere here, no, tingnan mo. Ito, 636 to. So, meron kang value ng x, meron kang value ng y, no? Tsaka ng, na makakakuha ka ng value ng z, no? Ito yung z. So, doon sa Minitab, ayan, 3-dimension, no? Ayun, tingnan mo to. Ayun, naka-3-dimension ako sa statistical software na Minitab, no? So, I put mga values. So, tingnan mo, 3 at and 11, no? 3-dimension yan, 636, di ba? 636. Doon sa point na yon pag 3 at 11. So, dito naman, pag nag-Excel naman ako, ganun din ang mangyayari, no? Ito 'di ba Excel to? So non-linear 'yan, 'di ba? Non-linear kasi ano 'yan eh, ang graph to, curve, no? Pero dito, no, pag tinuloy-tuloy mo 'yan, ayan, no? Non-linear 'yan. So dito, pwede kang mag-ano ng line, no? Sa line na to, let me put 'yan. 'Yan, sa line na 'yan, ito. Tong operating point na 'yon, meron akong operating point na 3, 'di ba? At 11, which is yung x bar tsaka y bar, makakuha ko ng value ng z na output na 636 somewhere here, no? So, ayun yun, 636, no? At yun din ang nangyari doon sa ginawa kong Minitab na dimension, no? So, 3-dimension, ang mangyari din ay ganun, no? So, pag in-execute ko to, no, 636 din ang lalabas, no? At operating point na 3 tsaka 11. So, ibig sabihin lang, napatunayan natin na pwede mong ilinearize ang isang non-linear. And all the rest, no? Ito, meron pa dyan. Tapos, meron din na dito, no? Ito, so, yung mga sample, no? Ito yung mga sample natin, no? So, pareho rin din ang magiging ano niya, no? So, at 3 at 11, no? Ito, 3 tsaka 11, no? Yan yung magiging 3D dimension. So, ibig sabihin, x, ano yung x natin is
sa 3, tapos yung y natin ay 11, no? Somewhere here, 10, di ba? Ito 13, ito 11, no? So, ito, tsaka yan, makakakuha ka ng 636 na value, no? So, ganun din dito sa na-sample na to at sa mga iba pa, no? Basta alam mo lang mag-execute, alam mo lang mag-expand sa Taylor series at alam mo yung mga sequence, no? So, kayang-kaya mong i-linearize ang non-linear, no? So, kahit na ano pang non-linear yan, gagamitin mo ng Taylor series. Na, ito yung sinasabi ko sa iyo kanina, di ba? It's either K1 or K2. So, ginamit ito sa ugatan na book ay A tsaka B, no? So, either A or B or K1, K2, partial derivative lang yon, no? Ng function with respect to X or function with respect to Y, no? Sa operating point. Maliwanag ba, class? Nakuha ba? Nakakuha naman? Okay. So, hanggang yes, lang tayo, no? Sa linearization. I think nabigay ko naman na sa inyo to, di ba? Yung isang ano ko na modeling, di ba? Modeling laman lahat yon, so kasama to. Pero anyway, ipo-forward ko rin naman to sa inyo para at least may segregated kayo na ano, no?